Hello guys, Pastor Anthony Bulkas. In this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to keep the peace. Godspeed. Amen. Magandang gabi muli mga kapatid. At salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo nga po ay muling magsama-sama upang tayo po ay manalangin. At sa gabi pong ito, ang ating tatalakayin manggagaling sa John 12 verse 25 hanggang verse 33. At babasahin din natin yung verse 35 hanggang verse 36. Sabi dito sa John 12 verse 25, The one who loves his life loses it, and the one who hates his life in this world will keep it. Will keep it to eternal life. If anyone serves me, he must follow me, and where I am, there my servants will be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Now my soul has become troubled, and what am I to say? Father, save me from this hour, but for this purpose I came to this hour. Father, glorify your name. Then a voice came out of heaven, I have both glorified it and will glorify it again. So the crowds who stood by and heard it were saying that it had thundered. Others were saying an angel had spoken to him. Jesus responded and said, this voice has not come for my sake, but for yours. Now judgment is upon this world. Now the rulers of this world will be cast out. And I, if I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Now he was saying this to indicate what kind of death he was going to die. Verse 35, so Jesus said to them, For a little while longer, the light is among you. Walk while you have the light, so that darkness will not overtake you. Also, the one who walks in the darkness does not know where he is going. While you have the light, believe in the light, so that you may become sons of light. These things Jesus proclaimed, and he went away and hid himself from them. So ito yung panahon na malapit nang ipako si Kristo at siya po ay nanalangin sa kanyang Ama na siya nga ay tulungan sa mga panahong dataan, lalo na sa way of the cross. At dito rin ini-emphasize ng Panginoon sa atin, especially in verse 35 na sabi nga dito, as we walk in the light, sabi dito, walk while you have the light so that darkness will not overtake you. Also, the one who walks in darkness does not know where he is going. While you have the light, believe in the light so that you may become sons of light. So, nung panahon nila, si Kristo ay nawala panandalian dahil ipapako nga siya sa cross, pero nabuhay siyang mag-uli. Ngayon sa panahon natin, mapalad po tayo dahil alam natin ang liwanag ay si Kristo, at si Kristo ay laging nasa atin. At sa mga panahon na tayo ay dumaraan sa kadiliman, lalo na sa panahon ito na dumadaan tayo sa pandemya, ang sabi nga dito, tayo po ay manambalataya na ang ilaw, si Kristo ay kasama natin, at hindi tayo madadapa sa ating dadaanan dahil kasama natin si Kristo. Again, normal po yung tayo ay kabahan, tayo ay mag-alala bilang tao doon sa mga pwedeng maganap sa hinaharap, pero hindi po normal na itong takot at pag-aalala ay ito na yung magkokontrol ng buhay natin, dahil sabi nga ng Panginoon, ang ilaw ay nasa inyo at kayo ay ginagabayan ng liwanag na kung saan hindi tayo mag-stumble sa ating dinadaanan. At sa atin din mga buhay ngayon, nasa atin si Kristo. Si Kristo ang nagagabay sa ating dadaanan. Kaya tayo ay hindi mag-stumble, dahil alam natin na ang Diyos ang may control. Sa panahong ito, poproteksyon na ng Diyos ang ating kalusugan. Magpo-provide ang Diyos sa ating mga pangailangan. At yung gamot sa pandemyang ito ay patuloy ipapadala ng Panginoon, at I believe ay nandiyan na yung gamot na yan na kung saan ito po ay magiging epektibo para lalong mapabilis ang pagsugpo sa pandemyang ito. So yan po yung ipagpasalamat natin sa gabing ito sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming po salamat. Nakita namin na tunay nga sinabi mo sa iyong salita, kung kami ay lalakad sa liwanag, kami po ay hindi madadapa
Salamat Panginoon na ikaw po ang liwanag sa aming mga buhay. Hindi mo lang kami sinasamahan, ikaw po ay nananahan sa amin. Sa mga panahon, kami po ay natatakot, nag-aalala sa aming magiging kabuhayan, lalo na sa hinaharap, Panginoon. Kayo pong patuloy na magpakita sa amin, paalala sa amin na ikaw po ang assurance namin, Panginoon, sa mga panahon pong ito, Lord God. Kaya Ama, salamat po sa patuloy na pagpapaalala mo sa amin na tumingin lamang sa iyo, sa liwanag na binibigay mo, nang sa gayon hindi kami matakot, hindi kami mag-alala sa araw po ng bukas sa aming mga buhay. Salamat po Ama na ang kapangyarihan mo ay kayang-kayang wakasan ang pandemyang ito, Panginoon. Na kami po'y naniniwala ang pandemyang ito ay tinapos mo na sa pangalan ni Jesus. Salamat po Ama, ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli mga kapatid, atin pong alalahanin na tayo po ay merong liwanag at sa atin po, sumasa atin po ang liwanag at yan po ay si Kristo. Kaya tayo po ay hindi madadapa sa nilalakaran natin, especially ngayon na tayo ay dumadaan sa pandemya. Ibigay natin ang ating pag-aalala, ang takot sa Panginoong Hesus at patuloy tumingin sa kanyang mga salita. Na ang kanyang mga salita ay liwanag sa ating dadaanan at liwanag sa ating pupuntahan. Salamat! Godspeed! Meron akong magandang balita. Pakinggan nyo to. Tiyak, matutuwa kayo. Huli, mga kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na patuloy tayong manampalataya sa Panginoon at huwag tayong sumuko dahil alam natin, konting panahon na lang at mababalitaan natin tapos na itong pandemic na to. Wala na yung virus na yan at tayo ay matagumpay sa pangalan ni Jesus. Huwag niyong kalimutan magbigay ng papuri sa Panginoon pagkatapos ng pandemic na ito. Salamat sa Diyos! Tagumpay tayo! Hello guys! Meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program. Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aral dyan, Pastor? Kung pastor ka, pwede ka mag-aral. Kung member ka, pwede ka mag-aral. Saka sa mga leaders sa church, pwede ka mag-aral. Kahit nga hindi ka born again, pwede ka mag-aral. Yung apat na yan, pwede mag-aral. Idagdag mo pa yung pure youth sa Bible. So, yung mga lima na yan ang pwede mag-aral. Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So, dun kayo mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron ding also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwiran ng bank, gusto, di ko pwede ng tatlong beses sa isang linggo pumasok, hindi ako pwedeng pumasok ng gintong araw, ang available ko lang is dalawang araw, kaya hindi ako pwede sa gabi, hindi ako pwede sa umaga. So, ito na yung mag-eliminate sa mga reasons natin para ika nga matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address yung ika nga desire natin na makapag-aral. Yun nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So, yung customized, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mong mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe ang kalooban ng Diyos talaga ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aralan natin ng Biblia para mas lalo natin maintindihan at maunawaan ang plano ng Diyos at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano pang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, mag-aaral kayo sa Bible school na to, your life will never be the same again. Godspeed! Hundred elite club members. Only a few will dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference.